Salamat po. Ayan, please support Stone Toll. STONETALL. Ayan, tita, thank you po. Si Tito Ading, parang ano pa siya dito, teenager pa. Ah, kuya. Through thick and thin, stood by me. Happy 70th anniversary po. Ayan, syempre yung mga faces ng mga titas natin. Pogi, oh. Ayan po sila, ayan po yung mga pagmumukha na to, Kategra. Pagmumukha talaga. Ayan po yung mga solid po yung matmumukha. Ay, baka sa volley ako, binuboli mo rin ako, ah. On our right naman, kuya. Ito po, abos sa 2nd year anniversary together, we can grow as one. Tita Liza, Tita Cora, at yan, may mga, ang dami po nilang heart. Yan, ayan po sila. Yan po yung mga pagmumukha po na to, Katekra. Ako, solid po yung mga yan. Dito po, tita, sino na pong mga nakapunta po maliban po sa inyo? Wala pa po. Ayan, Katekra, alam niyo na. Pag-uwi po ninyo. Yung mga lola sa likuran. I know. Wow. Bewang! Cha-cha-cha. Yeah. Sigla. Good job, guys. Good job, Summer, Gian, Nico, and Jace. Grabe naman, solid na solid, oh. Dilaw na dilaw. Oh. Ay, grabe.
Punong-puno, solid na solid. Ay! Grabe. Kanina nakataligo yan. Hindi ko ito nakita, ha? Meron palang ganito. Akala ko nasa cake. Ayan, oh. Grabe, katekram, oh. Yo! Walang baka naman natin, Cagayan Valley. 36,000 pesos, Ses. Again, palakpakan naman natin ang Cagayan Valley. Pagdamutan na po ang nakayanan namin pang bakod ni Dave. Naku, tita. Pagdamutan, 36,000 pagdamutan. Naku po eh. Sana all, ano. Ito, may sasabihin ako sa inyo, kids, no? Nakikinig ba kayo, kuya? Listen. Oh, sige, mag-take ka muna pala. You know this, actually hindi lang to 36,000 kasi may pa-food pa to, almost 50,000 plus. 54,000 kategram. Grabe, wow, ang nabasa ko sa ano sa comment section. Kuya, itong money na to is not just the money. Ito'y dugot pawis ng mga tita, tito na nagmamahal sa'yo, especially Kuya Dave, kasi ito, nilaan nila para sa'yo. Hindi ito simpleng pera lang. This is just the tawag dito, physical manifestation ng kanilang pagmamahal. But ito'y galing sa pawis, nagpagod. Hindi ito parang lumabas lang. Ito'y may isang tita dito na may alaga sigurong bata. Maagang nagigising. Pagod na pagod. Kailangan pa niya maglaba. Kailangan pa niya asikasuhin yung kanyang mga amo para meron siyang maipaabot sa'yo na pagmamahal. Hindi to simpleng pera lang. Ito'y lakas, oras na ginamit ng mga tito-tita natin sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. At hindi sila nag-atubiling magpaabot pa rin sa'yo ng pagmamahal. Sana ang maramdaman mo dito is hindi lang yung pera na to, kundi yung pagmamahal na nakapaloob dito sa yaman na to. Naintindihan, kuya? Yun yung labis mong pasalamatan. Kasi mauubos to, kuya, eh. Eventually, mauubos to. Pero yung malaman mo na may nakasuporta, nagmamahal sa inyo, yun yung mas pahalagahan ninyo. No? Naintindihan, mga ano. Kasi hindi naman lahat ng tita is may capacity na makapagbigay. But their love and support is binubuhos talaga nila sa atin. Kaya huwag natin kalimutang pasalamatan yun. Ano? So again, to all the titas, titos, all around the globe dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, maraming pong salamat. Hindi po biro na nagpapaabot po kayo ng mga ganito sa amin. Maraming pong salamat. Hindi po sapat yung, hindi po kayang tumbasan yung pong effort po ninyo nung pasasalamat lang. But again, salamat pa rin dahil po hindi po kayo nagsasawang magmahal at sumuport po sa atin. Si Tatay Ram, alam niya naman na parang mahihayin talaga si Tatay Ram when it comes sa ano. Kasi naintindihan ni Tatay Ram yung sakripisyo ng mga titas natin. Baka inaano niya na kumbaga yung needs din ng mga titas natin. And kumbaga kaya naman suportahan din naman si Kuya Dave. But again, di natin mapipigilan yung pagpapaabot ng pagmamahal ng mga titas natin. Basta ka, Degram, at least maintindihan nyo lang kung saan ang gagaling si Tatay Ram kapag parang nagsasabi siya na parang alam niyo na yung ibig ko pong sabihin. Iniintindi lang po niya, inaabot lang po niya yung situation din naman nung iba. So, kasi kaya naman. But again, kung di talaga natin mapigilan, sobrang salamat po. At yan naman po yung pag-iingatan, syempre, ng ating Tatay Ram at Nanay Jo. Kasi share ko yung isang tita mo. Mm-hmm. Wala siyang day off. Wow, walang day off. Wala siyang day off. Ang pinakasuyuan niya is yung Indian na driver nila. Siya nagpadala ng pera sa pag-iingatan. Wow. Dahil walang day off si tita, nakisuyo siya dun sa Indian friend na driver para lang po makapagpadala. Alam mo ba, kuya, gano'ng kahirap yung walang day off? Ang hirap ng walang day off. Parang it's like, para ka lang no routine, as in non-stop. Maganda rin talaga may day off. Merong breaking the routine para
makapag-unwind, makapag-relax, and then balik uli. And then the other one is Tita from Canada. From Canada. She don't want to be mentioned. Mm-hmm. Ikaw at ikaw lang daw, at saka si Papa ng Ambrose. Wow. Sobra yung naging impact. Malamang ning kwento. Yung pagtatagpo nilang magtatay. In fact, alam niya si Kay Pink at saka kay Kay Plum is sobra-sobra na. But then hindi niya maalis kasi yon. Magbigay siya kasi mahal na mahal niya si Pink. Although may tinutulungan siyang ibang mga bata. Oo, yeah. May tinutulungan siyang ibang bata pero hindi niya daw pwedeng i-ignore si Dave dahil yan yung pinakagintong niya sa'yo. Ayun, kuya, huwag mo kakalimutan yun. Basta huwag lalaki yung ulo natin. Kuya, mga pogi, huwag lalaki yung ulo natin. Higit dito sa yaman na to is yung nararamdaman natin na nandyan sila para sa atin. Siyempre, nagpapasalamat tayo dito dahil effort to eh. Sobrang effort to. But, siyempre, again nga, nauubos to. Pero yung support nila dyan, nandyan sila para sa atin. Sinusubaybay nila tayo. Alam mo yun, nakakasarap lang sa puso at ekram ng pagmamahal po ninyo. At sana po, ma-maintain po natin itong ganito. I-maintain natin to sa ating mga community. I-maintain natin to kapag may mga nagko-comment ng hindi maganda, wag na lang natin silang gantihan or pansinin. Kumbaga, ano yun na lang natin sa magandang paraan. Magpaliwanag tayo sa magandang paraan. Halimbawa, kung nagmura, wag mo nang mumurahin pabalik kasi, alay, hindi kasi titigil, Katekram. Alam nyo naman yun, fino-fuel lang natin lalo yung apoy kapag gumaganti tayo. So, the only way para mag-subside yung fire is not to fight back. Kaya, huwag nang pansinin, mag-fade sigurado. So, kasi hindi naman natin kayang i-please ang lahat, hindi naman natin kayang ipaliwanag lahat dahil yung mga negative talaga na tao, Katekram, wala kang tamang paliwanag sa kanila kasi nga negative. Lahat ng sasabihin mo, meron silang ibubutas doon sa sasabihin mo. Kaya, mahirap magpaliwanag sa mga taong negatibo. Pero yung mga solid talaga na support ganyan, kahit minsan di ka magpaliwanag sa kanila, they do understand. Alam nila may kumbaga may trust kasi may tiwala. Kaya thank you so much doon sa mga tita tito natin na sobrang nakakaintindi at nagtitiwala sa atin. Ayan. So, ayun, magtatapos na naman po ang ating pong Saturday Live. In behalf of Tatay Ram, maraming pong salamat. At sa pagpapa-shoutout, ayun, maraming pong salamat. Yung ibang OFW po ay maganda ang trabaho. Tulad kasi nga po, may profession sila. Pero kami mga katulong mahirap din po, sabi ni Tita Rolinda William. Yes, totoo, yung mga helper po sa ng mga OFW, ang minsan nakakalungkot tita, ang akala nung pamilya parang sumasahod ng pera sa ibang bansa but they don't know how hard it is para lang, 'di ba? At least kumbaga in comparison siguro sa trabaho sa Pilipinas mas mataas ng konti but again hindi lang yung ano eh yung kapalit naman noon na sakripisyo, paghihirap. During my time, 18 years ago, sige, nani, DH ako doon. Ang pera nun, di ba, Sweet Mary, ang lalaki ng sweldo namin. May tinatawag pang day of money, day of allowance. Tapos meron pa yung overtime namin pag mag-week, yung weekend. Tapos pag na-line off ang employer, meron ka ng spare money doon. Compared now, ang DH, sabi ko, nanghihinayang ko sa life ninyo kasi wala na kami sinisweldo, bariya talaga yan eh. Compared sa amin. Compared before. Oo, yung mga benefits pa namin nun, like say, syempre, tatlo ang college ko. Sabihin ko sa employer ko, when you're going back home for vacation, sabi ko, sir, ma'am, can you turn it into cash money? Because I need it for the tuition fee of my kids. Ibibigay nyo ng po. Wow. Kaya wala na daw. Siguro dahil sa dami rin po kaya ng ano. Wala na daw yun. Wala na daw ganun. So if I'm still young, from 30 years old to 45 years old, mag-take na kayo ng online classes nyo ng caregiving and healthcare services
then transfer to Finland, Switzerland, and Switzerland. Norway. Hindi na kayo katulong na sa institution ng Switzerland. Mm, so, yun lang yung hinihili ko kasi I was connected with the OWA. Oh, yun na yung hinahalo. Yun yung ano. Wow. Para wala nang maging katulong. Wow, thank you so much. So yun, no?